talaga ako. At ang dami yung nare-receive na inquiries kung paano daw gawin yung do, paano mo i-locksay panada. So, ngayong araw, i-review natin kung paano gumawa ng Ilocos Empanada. So, kaway-kaway lang sa mga Ilocano dyan na nakakamiss ng Ilocos Empanada, pwede nyo nang gawin sa inyong mga bahay. So, una, pakita lang natin kung ano yung gagamitin nating ingredients para sa dough ng Ilocos Empanada. Andyan yung rice flour yan dapat, salt and pepper, at saka annatto powder. So, una natin gagawin is gagawin muna natin yung dough. Later on, ipapakita ko yung mga ingredients kung ano yung mga gagamitin natin sa Ilocos Empanada, which most of you alam yung mga ingredients. So, tunayan muna ng tubig yung annatto powder, kahit mga ano lang, 2 to 3 teaspoon or 1 tablespoon ng tubig. Tunawin lang natin. Pero mag-boil muna tayo ng tubig. Ayan. Mag-boil muna tayo ng tubig. Ayan, tunawin natin na mabuti. Okay, natunaw na yung atsuete powder. So, ilalagay na natin siya sa mainit na, since mainit na yung tubig dito sa kalan or sa electric stove, ilagay na natin siya. So, enough water lang siya para magawa natin yung dough mamaya. Tignan nyo yung texture. So, ilagay ko na dito para maging ano, magkaroon ng kulay yung dough mamaya. Okay. Ilagay yung salt. Parang yung pinais niya, magkaroon ng lasa. Tsaka ilagay yung pepper. And antayin lang siyang gumulo. Okay, medyo kumukulo na siya. Ilagay natin yung rice powder. So, ano lang, slowly. Enough lang siya na magkaroon ng medyo sticky texture. Pero hindi naman basa. Sticky texture lang siya. Actually, ito yung pinaka-tricky dun sa paggawa ng dough. So, kailangan depende dun sa amount ng water na nilagay mo. Tsaka hindi rin siya dapat sobrang matagal. So, ayan, patayin na natin at tanggalin sa apoy. At antayin natin siyang mag-cool down bago natin siya imasa. Yung iba, mas sticky ng konti, pero ito medyo na naging dry. Pero okay lang kasi basa naman siya. So, ilagay lang natin siya sa mixing bowl para gawin natin yung dough in a while pag malamig-lamig na siya. Medyo malamig na siya. So, pwede na natin siyang umpisang i-masa. Okay, gawin ano lang. Yung naiwang kanina na rice powder, ito mga ano lang to. Itong nilagay ko is good for maybe 3 empanadas. Pero pag gusto mo ng maraming gawin, o ikaw plano mo magbenta, dapat madami din yung amount. Tsaka tansahin mo din yung tubig. So, ito. Ayan. Kakailanganin natin yung ano. Yung
natira nating rice powder. So kailangan nating i-achieve yung texture after nating imasa to. Yung texture niya dapat hindi na siya sobrang basa, or kailangan hindi siya didikit sa kamay mo. Ayan, medyo ito yung ano, nakakapagod. So tignan niyo yung texture niya. Ayan. So habang ano pa, pag medyo basa pa ng konti, paunti-unti mo lang siyang dagdagan ng plain na rice powder. Lagay natin siya sa board. Kunwari, nasobrahan mo yung tubig. Ano din. Kailangan mo lang continuous imasa. So, ito parang okay na to. Yung texture na parang okay na. Tapusin lang natin. So, ito na. Matapos na yung dough. Okay na siya. Okay na yung dough natin. Ayan. So, i-rest lang siya mga 5 to 10 minutes. Pwedeng balutan na balutin ng ano, balutan siya ng cling wrap, or ilagay mo lang siya sa bowl sa stock pan. So i-rest mo lang siya. So gawa na tayo ng pinais, tapos ilalagay natin yung ingredients. Okay, so kuha ka ng parang good amount of dough, tapos i-dip mo siya, isaw-saw mo sa mantika para magkaroon siya ng parang hindi siya didikit sa plastic. Tapos i-ano mo siya sa plastic, i-rub mo, ipunas. Yan. Tapos flatten, tapos sa pagitan ng plastic doon natin siya i-roll. So, pag hindi ka pa naman masyadong expert, okay lang na medyo makapal yung gagawin mo. Kasi, nagbe-break kasi yung pinais pag hindi maganda yung pagkagawa. Pero, I'm sure, ma-achieve nyo yung texture na gusto nyo. So, yan. Round shape lang. Ganyan. Sa mga nakakamiss, pwede nyo nang gawin sa bahay at your own convenience. Yan. Actually, pwede rin walang longganisa, ordinary nga. Ordinary, yun yung ordinary empanada sa Ilocos. So, ilalagay na natin yung mga fillings. Yan, unahin mo yung munggo. Circular shape. Tapos yung papaya. Ako, I prefer yung papaya hindi siya cook, or i-blanch mo lang siya sa mainit na tubig, kasi magiging ano siya, sobrang lambot kapag kinain mo yung empanada mo.
i-achieve yung texture ng empanada na crispy, medyo crispy siya dapat. By the way, guys, taga Ilocos pala ako. Kaya ako marunong magluto nito at gumawa. Kasi kahit wala ako sa Ilocos, karayan mo masap-sap ulit yung empanada mo. At kasi Manila, ngayon na sa abroad, agar-arami lang pa rin na. So, ayun, kahit for consumption lang, kanin-ni, agasawa, and okay naman. So tignan niyo lang, kailangan hindi siya bumuhas bago mo siya i-flip. Pero pag naka-witness na kayo ng ano, ng gumagawa ng empanada sa Ilocos, deep fry yung ginagawa nila. So eto, tamang deep fry lang. Since yung kawali natin, hindi ganun talaga. Tapos ang bilis nilang gumawa. Pero tayo lang, ano na, chill lang nagpag-anam. Chill lang. So, i-flip na natin. So, I think okay na. Ayan. So, check natin, okay na. Okay na siya. So, pwede na natin siyang tanggalin sa mantika. Ayan. And kailangan natin ng paper towel o kaya i-strain natin sa pwedeng para tumulo yung mantika. Hindi siya sobrang oily. Pero for now, paper towel yung gagamitin natin. Actually, ito yung dinadayo sa Ilocos eh. So, most of the mga turista, ayan, ito yung nililook forward. So, titignan na natin yung itong empanada.